Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Pastor Tony ang magbabagi sa inyo ng 5-minute devotional video sa araw na ito. Napag-aralan po natin ay patungkol sa kung paano haharapin ang malalaking pagsubok sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ito po yung mabasa natin sa 1 Samuel, Kabanatang 17, Talatang 34 hanggang 37. At ito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, inhabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mamabangis na leon at oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong ito. Ito po yung bahagi ng salita ng Diyos kung saan si Goliath ay hinamon ang bayan at ang hukbo ng Israel na siya ay labanan na kung sino man ang makakatalo sa kanya ay magiging alipin nila ang mga Filisteyo. At kung sila naman ang mananaig, ay magiging alipin nila ang bayang Israel. At dahil sa laki ni Goliath, isang 9'9" na sundalo, walang nagtangkang humamon o tumanggap ng hamon mula kay Goliath. Ang lahat ng hukbo ng Israel ay sadyang nakaramdam ng takot at sila'y nanginginig. Ngunit may isang bata na tumanggap ng hamong ito ni Goliath. Tandaan po ninyo, si David ay isang pastol. Si David ay bata at hindi siya ganon kalaki. Pero siya po ay handang humarap sa malaking higante na si Goliath. Dahil po ba siya ay magaling? Hindi po. Tandaan po ninyo, binanggit po ni David sa ating binasa kung paano siya nakipaglaban sa mga oso at sa leon. At kung paano niya ito pinatay. At higit sa lahat, ang binanggit ni David, ito ay nagawa niya sapagkat iniingatan siya ng Diyos. Nakikita po natin na nagkaroon ng tapang si David na harapin si Goliath pagkat naniniwala siya na kasama niya ang Diyos sa pagharap niya kay Goliath. At ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng kakayahan upang talunin ang higanting ito. Mga kapatid, sa buhay po natin, may Goliath din pong dumating. Ang pangalan pa nga po niya ay COVID-19. Di po ba nung dumating ang higanting ito, sadyang maraming tao ang hindi na halos makagalaw at nagkaroon ng malaking takot sa kanilang mga puso. Nagkaroon ng pangamba para sa buhay ng bawat isa. At sadyang ang higanting karamdamang ito, ang pandemyang ito, ang nagpatigil sa ating mga mundo. Pero bilang mga mananampalataya, dapat tularan po natin si David. Alalahanin po natin na maraming beses na ang pagliligtas sa ginawa ng Diyos sa atin, na marami na tayong pagsubok na napagtagumpayan, marami na tayong pagsubok na pinagdaanan at nagtagumpay tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. At dapat po din natin alalahanin na sa panahong ito, kahit na ganito kalaki ang pandemya, kahit na nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng hanap buhay, nawalan ka ng pagkakakitaan, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ng sakit ang mga mahal mo sa buhay, tandaan po natin, alalahanin natin na ang Diyos ang ating kasama at ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Huwag po natin gayahin ng iba na namaluktot na lang sa takot at hindi na gumalaw. Bagkos, ang gawin po natin ngayon sa panahon ito, tayo po ay umasa sa Diyos. Tayo ay lalong manalangin. Tayo ay lalong kumapit sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Nabigo na po ba ang Diyos sa inyo? Maraming bagay na po sa buhay ko ang dumaan at akin na pong napatunayan. Ang Diyos, hindi niya binibigo ang Kanyang mga anak. Siya ang nag-iingat sa kanila at siya ang gumagabay sa kanila kung sila ay lubos na magtitiwala
sa Kanya. Mga kapatid, si Gulayat, si COVID-19, kaya siyang patawbin ng Diyos. Katulad ng maraming problema pa na dumating sa ating mga buhay. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa, patuloy lang tayo na magtiwala sa Diyos. Maraming salamat po.